Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa buhay po natin. Salamat po sa kanya pong biyaya. Salamat din po sa Panginoon sa pagkakataon na magamit po ng Panginoon sa gawain po na ito. Awitan po natin ng Panginoon, inaalay ko ang aking buhay. Gamit ng lubos-lubos, ipataas aking kamay, pupuring walang humpay, madapa man ay babangon, mahirap man ang sitwasyon, sa tulong ng Panginoon, ako pa rin ay salamat sa pag-ibig niyang hindi masukat. Kaloob niya'y bagong puso, katuhunan sa pangako. Dalangin saan man dako, ang buhay ay maisuko. Magpapagal at magmamahal sa pagbalik niya ay maghihintay. Inaalay ko ang aking buhay, magamit ng lubos-lubos, itataas aking kamay, magpupuring walang humpay, madapa man ay babangon, hirap man ang sitwasyon, sa tulong ng Panginoon, ako pa rin ay susulong. Walang hanggang pasasalamat sa pag-ibig niyang hindi masupat. Kaloob niya'y bagong puso, katugunan sa pangako. Dalangin saan man dako, ang buhay ay may suko at magmamahal sa pagbalik niya ay hinihintay. Walang hanggan, pag-ibig niyang hindi masukat. Kaloob niya'y bagong puso, katugunan sa pangako. Dalangin saan mang dako, ang buhay ay may suko. Mapagal at magmamahal sa pagbalik niya. Sa pagbalik niya ay maghihintay. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umaga po na ito. Nupuri po namin kayo, Ama. Lord, sa pagbubulay namin na inyo po mga salita, kayo nga po patuloy na sumama sa amin. At kamta namin ang kalakasan, Panginoon, kailangan namin, Panginoon, sa pamagitan na inyong mga salita. Help us, Holy Spirit, guide us po. Reveal to us your word. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Kumusta po? Tagal-tagal din ako hindi nakapagsalita sa devotion. Ako po ay nagagalak na patuloy na magamit sa bawat isa sa atin
Salamat po sa buhay ng bawat isa. Kinagagalak ko po kayo na makasama. Kami din ay nagpapasalamat po sa lahat ng nakibahagi sa atin pong mga missionaries na pumunta po sa Taiwan at nakibahagi sa atin pong mga anniversary. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po patuloy ng Panginoon ang kanyang mga gawain. Kamusta po ba tayo? Ang church ngayon ay dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok at pag-uusig. Pero hindi pa tayo hinahayaan ng Panginoon na tuluyan na usigin, gayong sa ibang mga lugar ay nararanasan na nila ang mga paghihirap at maraming mga kapatiran na basta kanila hindi na tinatanggap sa society. Salamat po sa Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok at persecution, kabila ng mga kahinaan natin physically, nandyan palaging sumasagana po ang biyaya ng Panginoon. Sabi ng isang awit, He will be faithful to the end. Sabi ng salita ng Diyos, Siya na nagpasimula, mabuting bagay sa atin ay tatapusin niya ito hanggang sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoon. He who began a good work in us will be faithful to complete it. Kaya salamat po sa Panginoon. Manatili tayo sa pananampalataya natin. Ngayong umaga po, pag-aralan po natin ito, the reward system of the kingdom. Kaharian ng Diyos ay nagagantimpala. Ang Panginoon ay hindi tayo tinawag ng Panginoon para paglingkuran lang siya at pagdating sa langit maging tagapaglingkod lang tayo ng Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para maglingkod sa kanya dito sa lupa at ubusin yung ating buhay para sa paglilingkod lamang. Sa halip, ang Panginoon ay nangako at nagbanggit sa atin ng mga gantimpala kung tayo ay magpapatuloy sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Nagagantimpala din ng Panginoon ng mabuting pamumuhay. Nagagantimpala din ng Panginoon ng mabuting paglilingkod. Gaya ni Job, pinagpala siya ng Panginoon dahil siya ay matuwid. Ang pamilya ni Noah ay naligtas sa baha dahil sa kanilang pagsunod, pananampalataya at katuwiran sa harapan ng Panginoon. Naggagantimpala ang Panginoon. So, to reward is to give something to someone in recognition of service, effort, contribution, or achievement. Sama po? To reward is to give something to someone in recognition of service, effort, contribution, or achievement. Salamat sa Panginoon. So, yung magantimpala po ay pagbibigay ng isang bagay sa isang tao sa pagkilala ng kanyang ginawa, effort, pagsisikap, pag-aambag, contribution o kanyang pagtulong, and achievement o yung nagawa. Reward. Alala ko po ang kwento ng ni David sa David and Goliath. Saka na natin bubuksan po kasi para at least mas marami tayong makover. Sa 1 Samuel chapter 17 verse 24 to 27, binabanggit po doon, 1 Samuel 17, 24 to 27. Binabanggit po doon na nung si Goliath ay nagmamalaki
at hinahamon ang mga Israelita, na mga Israelita ay natatakot. Ngayon, dumating si David at nagtatanong. Sabi ni David, ano reward sa makakapatay dito kay Goliath? Sabi ni David, anong ibibigay ng hari? Sabi ng isa, pagka napatay daw si Goliath, mapapangasawa daw yung anak ng hari. Tapos, syempre, magkakaroon ng mga kayamanan yan. Isa pa, yung inyong buong sambahayan, hindi na magtatax. At hindi. Saan nyo po, na kahit dito sa lupa, marunong tayo ng pagre-reward, pag-acknowledge, kung sino man yung makakagawa. Sino man yung makakapatay kay Goliath, tatanggap ng ganoon. Pero nyo po sa tindi ng reward, di mo na kailangan ligawan yung anak ng hari. Pagka na-achieve mo yung inihingi nila ngayon, ibibigay sa'yo yung anak ng hari, tapos hindi na kayo magbubuwis. Malaki yung gantimpala. Gusto malaman ni David na, teka, ano ba ang magiging gantimpala ko pagka napatay ko to? Nakakatuwa kay Haring David nung panahon po na yon, buong kanyang pananampalataya dahil sa kanyang pagkakilala sa Panginoon. Kaya nung humarap siya kay Goliath, sabi niya, maharap ako sa iyo, hindi sa aking sarili, kundi sa pangalan ng aming Panginoon. At alam natin yung nangyari. Natalo niya si Goliath at natanggap niya yung reward ng pagtatagumpay dun sa laban na yon. We walk by motivation. So malaman ni David na ano yung magiging gantimpala. Dati, pagka nakikipaglaban si David sa mga leon at saka sa mga oso, wala siyang reward na natatanggap. Pero nakipaglaban siya kay Goliath, dati ginagawa niya ng libre yung pakikipaglaban. Pero darating yung araw, no? Nakikipaglaban siya sa mga leon, sa mga oso para bantayan yung pinangangalagaan ng yung pinapahalaga sa kanya ng kanyang magulang. Naging tapat siya. Tumating yung araw, sa pagiging tapat ni David, nirewardan din siya ng Panginoon. Binigyan siya ng pagkakataon na, no, na magantimpalaan para maingat, para ingatan yung kawan ng Diyos. Tinraining din naman si David sa mga oso po at saka sa mga leon. Pagharap niya kay Goliath, mapatay niya ito, no? At matanggap niya yung reward para sa kanya. Sa Matthew chapter 19, so we walk by motivation. Tayo mga tao po, hindi tayo basa-basang kumikilos nang walang motivation. Hindi tayo basa-basa nag-a-apply, nagtatrabaho sa ibang bansa nang wala lang. Hindi tayo basa-basa kumikilos nang walang dahilan. We move by motivation. Meron tayong motivation. No, dahil kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagpapastor, meron tayong mga pinangahawakan. Something motivates us why we serve God, bakit tayo nagtatrabaho, at ano pa man. Sa Matthew chapter 19 verse 27. Praise the Lord. Dito makikita natin si Pedro ay nagtanong din sa Panginoon, ano magiging gantimpala? Kung si David nagtanong din patungkol sa kung ano yung magiging gantimpala pagka nagawa niya yung solusyon na hinihingi ng Israel. Dito naman si Pedro naman nagtanong sa ating Panginoon. Sabi ni Pedro, nagsalita si Pedro, 27 po ako. Paano naman po kami? Iniwan namin ang lahat para sumunod sa inyo. Ano ang mapapala namin?
Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, darating ang araw na babaguhin ng Diyos ang mundo, at ako na anak ng tao ay uupo sa aking trono, at kayong mga tagasunod ko ay uupo rin sa 12 trono upang husgan ang 12 hari lahi ng Israel. Sa 29, ang lahat ng nag-iwan ng bahay, kapatid, mga magulang, mga anak, o mga lupa dahil sa akin ay tatanggap ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan, at tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan. Okay? Ito natin dito, ang Panginoon hindi offended. Nung nagtanong si Pedro na, Panginoon, ano ba ang mapapala namin? Kami ay naglilingkod sa inyo, Panginoon. Panginoon, ano ba ang i-expect namin? Ano ba ang gantimpala? Iniwan na po namin lahat, Panginoon. Hindi man lang sinabi ng Panginoon, ano ka ba, Pedro, hindi pa ba sapat na kasama mo ako? Pedro, hindi pa ba sapat na nakikita mo yung mga himala na ginagawa ko? Pedro, hindi pa ba sapat yung mga salita ko na tinatanggap mo? Naghahanap ka pa ba ng iba? Hindi na-offend ang Panginoon. Bakit? No, because ganyan ang kaharian ng Diyos. May reward system. Alam ng Panginoon na tayong mga tao, we move by motivation. We walk by motivation. Ay, Pedro, natanong mo pala. Gusto ko sabihin sa iyo, darating yung araw, maghahari ako. Maghahari din kayong kasama ko. At saka isa pa pala, yung mga tao na nag-iwan sa kanilang pamilya, kanilang mahal sa buhay, no? Meron pa nga sa kanilang bahay, nag-iwan ng lahat ng buhay, mga kapatid, magulang, mga anak, o mga lupa. Iniwan pati possession. Pedro, gusto ko sabihin sa iyo, yung mga tao nawawalan dahil sa akin ay tatanggap ng higit pa kaysa sa kanilang iniwan. Hallelujah! Sa kaharian pala ng Panginoon, mas marami tayong sinusuko, mas marami binabalik ang Panginoon. Gusto ipaalam ng Panginoon yung secret. O, sa atin lang to. Para tulungan tayo na, to motivate us, no, that our work is not in vain. Our sacrifice is not in vain. Aalalahanin ng Diyos dito sa lupa na ito at maging sa langit kung ano yung iyong ginawa. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Ay, hindi pa ba sapat na iniligtas ko kayo parang bilang gantimpala ninyo? No! Yung kaligtasan tinanggap natin libre. Ganun tayo kamahal po ng Panginoon. Yung kaligtasan natin, it's not a reward for us. That's the love of God. Yung kaligtasan po natin. Yung biyaya ng Diyos. No, reward po yun sa atin ng Panginoon. No, dahil sa sumampalataya tayo, hindi ito nakabatay sa ating mga ginawa. Pero kung tumanggap ka ng kaligtasan sa Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya, eh ano pang tatanggapin mo pagka nakita ka ng Panginoon, naging tapat ka? We move by motivation. Let this word motivate us to continue serving God. Serving God. Supporting His ministry. Alala ko tuloy ang Panginoon. Kwento siya, Parable of the Talents. Pag-uwi niya, nakita niyang napatubo nung isa, yung kanyang pinagkatiwala. Anong sabi ng Panginoon? Well done and good and faithful servant. Ito pa, oh. Dagdagan pa yan. Natutuwa ang Panginoon pagka tayo ay nagiging tapat. Natutuwa ang Panginoon pagka hinahanap natin siya. Pagka hinahanap daw natin siya, masusumpungan natin siya. Yun ang sabi ng Jeremiah 29:13. If you seek me, you will find me. If you find me with your whole heart.
He will reward you. Ay, nahanap mo ang Panginoon? Makikita mo ako. Ah, gusto mo maramdaman yung presensya ko? Darating ako. Ang Diyos, marunong siya mag-reward. Marunong siya mag-reward. Sa buksan na rin natin po, kahit na alam na natin ito lahat. 1 Corinthians chapter 15:58. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing binigay ng Panginoon sa inyo dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Hindi tayo nagsasayang ng panahon. Hindi tayo nagsasayang ng lakas. Hindi tayo nagsasayang ng ating mga sakripisyo. Nakikita yan lahat ng Panginoon. At sabi ng sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, gusto kong sabihin lang sa inyo, just to motivate you, yung lahat ng paghihirap na dinadanas mo ngayon ay hindi matutumbasan, hindi mapaparisan yung matinding kagalakan at kaluwalhatian na iyahayag sa atin sa huling panahon. Sa ating makikita, Romans chapter 8 verse 18. Affliction eclipsed by glory, sabi doon sa isang awit. Affliction eclipsed, paghihirap. And alam niyo, eclipse po, tinatakpan niya. Paglagpas ng paghihirap, yun, glory, kaluwalhatian. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Sabi ni Apostol Pablo, I set my on toward the goal. Philippians chapter 2. Glory. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, mga kapatid, totoo na nagpapala po ang Panginoon dito sa buhay, lalo na doon sa mga naglilingkod at sumusuporta sa gawain, lalo na doon sa mga taong sumusunod sa Kanya, kahit na walang nakakakita, papala ang Panginoon sa buhay. Pero gaano kasaya, magkita-kita tayo sa langit, sama-sama tayo doon, makikita ninyo po gaano kalaki yung gantimpala iniyayag ng Panginoon sa atin. When we all get to heaven, dun mo talaga lalong masasabi, Panginoon, grabe naman itong mga binibigay nyo. Grabe naman to, Panginoon. Sobra naman ata na to, Panginoon. Buhay na walang hanggan, kasama ninyo. Tapos ganito pa ang mga pagkain dito. Tapos wala pang trabaho. Grabe naman po, Panginoon. Sobra naman po. Minsan lang, kaya tayo nalulungkot. Kaya tayo parang di makapagpatuloy. Nakakalimutan natin, may reward. Eh, yung makasama mo lang ang Panginoon, di pa ba sapat yun? Makasama mo ang Panginoon, makita mo na mukhaan si Jesus. Hallelujah. Yun na yun. Sasabihin ng Panginoon, hindi lang yun. Tatanggap ka ng gantimpala. According to your works, according to your deeds, you shall be rewarded. Mamaya may last verse tayo. Sabi sa Pilipos chapter 3 pala. Pilipos chapter 3. Verse 12. Hanggang sumusunod po. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat. O kaya naging ganap na ako. Sa halip patuloy akong nagsusumika para makamtan iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko ang nakaraan at pinagsisikapan ko makamtan ang nasa hinaharap tulad ng isang manlalaro. Nagpapatuloy ako hanggang sa makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin na makapamuhay sa langit sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kanina, tatanggap daw tayo ng kung ano yung iniwan natin, higit yung tatanggapin natin dito sa buhay. Pero meron pa isa, yung makapanirahan tayo sa langit sa pamagitan ng Panginoon.
yun talaga yung extreme level ng reward na yun. Makakasama ang Panginoon at makapamuhay sa Kanya ng walang hanggan. Hallelujah. Minsan sinabi ng Panginoon sa Revelation. Revelation chapter 22 verse 12. Last na po. Praise the Lord. Nalain ko po sa Panginoon na ngayong umaga, tayo po ay na-motivate. Tayo po ay napalakas ng mga salita ng Diyos. Pahayag chapter 22 verse 12. Sinabi ng Panginoong Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Nakikita po tayo ng Panginoon. God is not mocked. Whatsoever a man sows, he shall reap. Sabi sa Tagalog, huwag mo isipin, hindi nadadaya ang Panginoon. Nakikita ng Panginoon lahat ng bagay. Yung tapat mong paglilingkod sa Panginoon, nakikita ng Panginoon. Yung pagiging hindi natin minsan tapat, nakikita din ng Panginoon. Kaya paglingkuran daw po natin, sabi ng Hebreo, paglingkuran natin ang Panginoon with fear and trembling. With honor, with respect, and gratitude in our hearts. Masalamat tayo sa Panginoon. Ang totoo, hindi naman tayo maglilingkod sa Panginoon kung hindi po tayo pinaglingkuran ng Panginoon. Hindi po tayo matututong magmahal kundi tayo minahal ng Panginoon. We love because He loves us first. Favorite ko sa Chinese kasi yun lang yung kaya ko eh. Woman I, in Shenzhen, I woman. Tayo ay nagmamahal dahil minahal tayo ng Panginoon. Kaya itong yung maglingkod sa Panginoon, malaking pagpapala. Yung naglilingkod ka sa Panginoon, pagpapala na yun sa Diyos. Bakit? Bakit? Kasi yung paglilingkod sa Panginoon na hindi nagiging lingid sa paningin ng Diyos. Gagantimpalaan ka ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga po na ito. Salamat po sa inyo. Pinupuri namin kayo, Ama. Hindi nyo lang kami niligtas po, Panginoon. Binigyan nyo rin po kami ng mga pagkakataon sa buhay namin. Sa biyaya ninyo, Panginoon, kami ay nakakapaglingkod. Binigyan nyo kami pagkakataon na maghirap para sa inyong pangalan. Binibigyan nyo po kami ng pagkakataon na tumulong sa inyong gawain. Binibigyan nyo kami pagkakataon na kumilos sa inyong gawain. To serve you, to support. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Sa tuwing kami pala ay nagbibigay, nagsusuko, nag-iiwan sa pangalan ninyo, Panginoon, tatanggap kami ng higit pa sa kung ano yung nawala sa amin. Napakabuti ninyo, Panginoon. Hindi nyo lang ito ibabalik. Nadagdagan nyo po. 100-fold. Kayo mag-ingat sa inyong mga kapatid ngayong araw. Ngayon patuloy na tumulong sa inyo po mga lingkod, mga pastor. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Punuin niyo po kami palagi, Holy Spirit. Kayo, mag-asa po namin, Holy Spirit. Salamat po sa inyo sa araw na ito. Ingatan niyo po kami, Ama. Nupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon.